Actually, ang naramdaman ko naman noon pa na meron ko naman purpose, pero yun nga, nagbabago. Kasi yung dito sa docu, yung napanood natin, sa dulo, may konting twist, di ba, na ni-reveal mo yung kung ano yung purpose ng iyong photography, at least for the first few years you were doing it in Hong Kong. Ikaw ang mga mata ng iyong ina na hindi lumalabas masyado ng bahay dahil sa sobrang sipag. So ikaw na yung, kumbaga ikaw na yung lumalabas para sa kanya. Ikaw nagkikwento kung ano nangyari sa lansangan, etc. So you were really doing, I think that's what touched a lot of people, a lot of viewers when they first saw this documentary on television. Yung what you were doing it for your mom. Of course, you were doing it also for yourself, and it was a personal interest. But you were also doing it for your mom, dahil yung mami mo nga hindi nagde-day off eh. Di ba? So yung talagang yung apartment lang o yung nililinis yung tahanan lang yung nakikita niya araw-araw. Kumbaga ikaw ang kanyang ambassador sa mundo, no? But of course, yung mundo mo lumawak na rin. And in a way, you will continue doing that. Siguro naman na tuloy-tuloy pa rin yung pagkikwento mo sa kanya, yung pagpapakita ng mga litrato. How is your mom reacting to all of this? Yung fame, at lalo na mawawala ka na dun sa household. Nung napala mo kay mama, iyak siya ng iyak, mga kaloka. Sabi ko, huwag umiyak man, ba? Iyak din ako. So, hanggang ngayon naman, nakikita pa rin ni mama, and then na-open up din siya sa about sa mga abuse na, or sa mga distress OFWs. Hanggang ngayon, nakikita pa rin yung mga litrato ko, tinatanong pa rin yung saan to, ganyan, di ba? So, I still, everyday pa rin nag-shoot ako ng street photography din, nakikita pa rin siya ang pinaka-biggest critic ko. Ano si pag sinabi ng nanay ko na pangit, pangit talaga. Okay, kayo sa mga nanay niyo. So, si mama, nung... Hindi talaga ako mahilig sa ano, ha, sa mga interviews or ano. Honestly, kasi feeling ko, lagi nga ako mag-isa, di ba? So, personality ko talaga yon. So, pag na-interview ako, parang nai-stress din ako. Sa totoo lang, honestly. Seryoso. Kailan kita yan. Pero yung the fact na pag binabasa ng parents ko or ng mama ko yung mga article sa akin, tapos nakangisi siya. Parang nakangiti. Yun eh. Parang ginagawa ko to para sa kanya, para sa father ko. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung nakita nila yung eldest nila sa newspaper or sa TV, big deal yun para sa mga katulad namin. So I do all these interviews for them. And for those people na nasa real Instagram. Siguro, simbolo ka, hindi lang para sa mga OFW, pero mga kabataan, no? Yung mga magulang, nakikita yung mga anak nila sa, minsan sa dyaryo, pag gumago ng krimen, di ba? Ikaw, may achievement, di ba? So, magandang halimbawa para sa photography naman, dahil tapos na muna yung biography, dahil yung mga photographers yung ating kaharap, no? So, nag-prepare yung organizers ng mga litrato mo, tatapin muna ako para mas makita natin, no? Magkukwentuhan muna tayo tungkol dito sa photography. Dahil sabi nga natin kanina, nag-evolve ko na bilang isang photographer, dati street photographs lang. Ngayon, documentary photography, isang halimbawa ito ng mga kuha ni Saisa doon sa loob ng shelter ng mga abused women sa Hong Kong. So isang proyekto yan ni Saisa, at meron siyang access na hindi siguro makukuha ng mga katulad ko, halimbawa na tagalabas na journalist, lalaki, hindi naman ako OFW, pero yung katulad mo, ikaw lang siguro makakagawa ng ganitong klaseng story, makakababad sa isang lugar na ganyan, at talagang kakausapin, magbubuksan nila yung buhay nila para sa'yo. So, kumusta naman yung experience ng pagdodokumento ng mga karanasan, mga buhay ng mga inaabusong OFW sa Hong Kong? Nag-start ako niya in June. So, from street to documentary. Ang laki ng transition, ang laki ng difference. Kasi sa street, kasi wala akong pakialam sa subject ko eh. After ko matake yung photo nila, I move on, then I shoot another photo. Pero dito, yung immersion, yung the fact na nandun ako palagi, lahat ng oras ko ubos. Minsan, pati cash. Kasi, you can't help na ano eh, na maging part ka nila. Alam ko kung sinong boyfriend ng anak nila. Natuto akong makinig.
natuto akong siguro mas nagkaroon ako ng pakialam sa ibang tao. And nung yung mga images na yan actually hindi ko pa nilalabas masyado. Yan yung application ko for Magnum Fellowship. And nakakatuwa kasi kasama ko silang nag-type edit. So hindi lang ako, parte sila nung journey ko. Kasi sila yung nagsabi sa akin na, ay ayoko yan kasi pangit yan. Hindi yan kasama sa ano. Kasama ko sila. So hindi lang ako, hindi lang para sa akin yung nangyari. Nung nalaman nila na nakapasa ako, tuwang-tuwa sila actually. Kumain pa kami sa labas. Talamak ba yan? Talamak ba yan? Yes. Yeah. Sige. Actually, pwede magtanong yung audience sa mayama. Tapusin lang natin itong photo essay mo, no? Kung kasi medyo maliit yung font. Shirley suffered third-degree burns over much of her back and arms when her employer hit a pot of boiling soup in the shoe rack where the family stores their shoes. Bethune House, Hong Kong, August 26, 2014. So, ano lang, that's very recent, no? Bethune House yung shelter ng mga abused women, yes. No? So, doon sila tumatakbo kapag sinasaktan sila at gusto. And then, ano, nagtatagal ba sila doon? Ano bang, di ba sila makauwi dito sa Pilipinas? Pag tumakbo sila doon, ibig sabihin, idedemanda nila yung amo nila. The sad thing is, dinadrag ng mga boss yung case. Eh, alam naman natin na mga OFW maalis para sa pamilya. Once na nandun sila, or sino nila yung boss nila, hindi na rin sila pwedeng mag-work. And ang style ng mga employer nila is idadrag yung kaso hanggang sa sumuko na mismo yung biktima. Para nga lang naman makapaghanap siya ulit ng work, makapagpadala ulit sa pamilya. Okay, let's see some more photos. Okay, this is another one. Masikip daw, no? Masikip yung with bunk beds for 10 and 21 current residents in 900 square feet of space. Some of the women sleep in the makeshift beds on the floor. Okay. So, gaano kadalas ka doon? At hindi pa to tapos, no? Hindi pa tapos yung proyekto. Basta may oras ako or may ano, basta mag-shopping, nandun ako. Or mamasyal. So, paggabi, bago sila matulog, minsan natutulog din ako doon, sasahig din ako. Kasi yung space is 900 square feet. And hindi naman sila, ang shelter is pag may bagong biktima, pag may i-rescue sila, hindi naman nila matatanggihan yun eh. So, most of the time, siksikan talaga sila doon. And kung ano man yung higaan nila, doon din sila kumakain, doon din ang salas nila. Kasi nga, 900 square feet. Ang title nga pala nung ano ko is 900 square feet of hidden hope. Kasi kahit ganon, makikita mo na umaasa pa rin sila at may pag-asa pa rin.